iba pag sinabing Jolina, iba yung tatak ng Jolina. Eh, tandang-tanda ako talaga itsura mo. Ikaw lang ba nag-isip nun? Yung makulay, parang palaging masaya. Bata pa ako, mahilig na talaga ako sa mga, ang idol ko talaga si Madonna. Yung mga ano niya, yung mga ruffles, yung headband, yung kulot, yung makeup, yung nunal, kahit yung nunal, ganyan. Tapos yung boots, sila ni Cyndi Lauper, talagang yung kulay nila yung gusto ko. Tapos, well, kasi nung nagkaroon kami, nung bata kami, wala na kaming means eh, paano magkaroon ng ganitong damit or ano. So, yung nakukuha ko, yung mga galing sa ate ko, hanggang sa, ano kasi ako eh, 9 years old pa lang ako nag-audition sa 14K. So, nung time na yon, kahit na medyo tight yung budget namin, ano, sabi ng mami, hindi, dapat bili tayo kahit na isang piece ng, or isang outfit, tapos i-mix match na lang natin, gagawin kita ng palda, ng ganito. Okay, tapos nag-work naman, kasi pati nga yung makeup, mami ko nag-makeup sa akin. Wait, siya gumagawa ng damit mo? Halimbawa, palda lang. Kasi si mami, ano rin siya eh, magaling din siya sa mga ganyang crafts. Mahilig din siya mga tahi-tahi. Mm. Nagka-business kami ng laundry bag na siya yung nagtatahi. Ganun. So, ginagawa niya akong ganun. Pero nakita ko talaga na parang kahit tight yung, ano, yung budget namin. Yung mami ko talagang, tara, punta tayo doon sa ganun. Uso pa noon, yung Benetton. Oo. Diba parang pag naka-Benetton ka, parang, eh, diba ang kulay? So, mami, dito tayo. Pero, mami, okay na yung isang shirt at saka pants. Pagaya na lang natin, parang ganun, kasi ang mahal eh. So yun, siguro na namulat ako unconsciously sa aking parents dahil makulay sila. Daddy ko, nagpe-paint siya ng mga psychedelic. So mami ko, pag nakita ko talaga yung mga pictures nila no lumap, yun gusto ko, feeling ko na buhay talaga ako nung time na yan. Parang ganun. Anak ka ng nanay at tatay mo talaga? Super. Height na lang ng nanay ko. Tapos, nung nag-school na ako, nung elementary, nagkaroon ako ng best friend na artistic din siya, tsaka mahilig din siyang mag-design-design, mag-imbe-imbento ng suot. Eh, naging best friend ko nga siya. So, sabi niya, Lika, mag-ayos tayo ng buhok. Gagawin ko sa'yo lahat. Meron akong picture na kumalat din na nung bata ko. Parang may mga pom-pom siya. Yung sabi ng latong-lato ko na, ano, na picture. Ginawa lang namin yun dahil gusto namin yung mga parang yung mga nasa Baguio na may beads tas may pom-pom. Mm-hmm. So, na-aksidente. Basta sige, saksak ko na sa ulo ko yung ganyan. Tapos, hindi kasi ako marunong masyado mag-design. Hindi ako marunong mag-drawing. Pero ang dami kong gustong gawin, gusto kong ano, so siya mapadrawing, siya mag-drawing, tapos ako yung magsabi, o dagdagan natin ganyan. Plus idea niya pa, na out of the box din, na gagawin namin, pero takot na takot kaming uuwi, kasi alam kong papagalitan ako ng daddy ko, ano na, kalukohang ginawa. Pinagtripan ka na naman. Pero talaga magpipictorial kami kung saan-saan, sa mga black and white na gano'n, sa mga drama-drama kaming gano'n. Very high school talaga. Tapos, hanggang sa, sabi ko, gusto kong gumawa ng accessories. So, ang gagawin ko... Artista ka pa rin? Yes, okay. Artista na, pero hindi pa rin ako talaga yung parang... Kasi ngayon talaga, okay, gusto ko yun, bibiling ko yun. Pero ngayon, dati, kailangan ko talagang, paano ginawa to? Tapos, ako gagawa. Kasi gusto kong matutunan. Kasi gusto kong, bibili ako lang na isa, pero gagawa ko ng iba. Iba-ibang kulay. Para marami na siya. Ma-arty ka talaga. Correct. Tapos yung meron ako nakita sa SM. Tapos may nakita ako sa isang mall na ano siya, boutique. Tapos, lahat ng tinda dun galing Japan. Hindi ko alam ba, Marcella ba yan? Hindi. Sa SM Annex, yung Image Emporium. Okay. So lahat ng nandun, Japan yung fashion ng Japan. Eh, naalala ko dati, meron kaming mga kaibigan na galing Japan. Ang gusto ko lang iuwi sa akin, hindi yung gamit doon, yung magazine nila. So, doon ako talaga, yun talaga inspiration ko. Wala na kasi masyadong online-online ng panahon natin. Wala, talagang maghahanap ka ng, habang nagpapa-parlor ka, yung buhok, diba, parang nadulat sa magazine. So, yun yung gusto kong mangyari. Sabi ko, gusto ko parang yung mga fashion. Eh, lahat ng mga gusto kong mangyari dati, meron siya. Nail polish na iba-iba kulay.
sabi ko, pipiliin ko na lang po ito kahit na wala sa budget pa rin namin. So, binili. Pero ang una kong nakita nung bago ako mag-colored, puti. Okay. Eh, di ba ang puso ng dati, pula. Mm. Pearl na pang lola, yung pearl na... Pero sabi ko, gusto ko puti. Para parang, ano, summer, ganyan yung puti. Liquid paper. Ay, kasi... yung liquid paper, correction na yung puti, tapos nalagyan ko na lang ng shiny para... Iba siya. Tapos yun, nung nakakuha na ako ng iba-ibang kulay, hindi ako nakontento ng, oh, yellow lang tayo today. Mm. Oh, red lang tayo today. Ay, di, lagay ko yan lahat. Kasi pag mga ganun-ganun, parang M&M. So, ay, sorry. Parang mga chocolate na iba-ibang kulay. Basta gusto ko, lalabas ako ng bahay na may isang kakaiba lang ako. Kakaiba na tipong hindi kailangan binili. Oo. Pwedeng galing sa garden. Oo. Galing sa bodega. Parang ganun. Ang brave for you to do that. Wala kang pakinai kung anong iisipin. Kasi siguro yung best friend. Kasi ako noon, nung kahit nag-showbiz na rin ako, ang mga close friends ko, yung high school friends ko eh. So, eh sila, believe. Parang ganun. Wala silang gawin yan. Parang ganun. At yun nga, yun yung tumatak. Yes. Pero nung habang lumalaki ka, okay lang, parang feeling ko nagkaroon ng gap eh, mm-hmm, yung career mo, no? From jumping, from show, umalis ka pa ng ABS. Ba't ka nga umalis ng ABS? Ano bang nangyari? Bali, ilang taon ba ako? Siguro start ako sa ABS mga 15, 16, ganyan. Tapos, ang TV start. Kasi nag-start ako 14K eh. Ryan Kevin, yabas 14K. Tapos, nung finally, medyo kasama pa ako dun sa mga tumatangkad, gin-graduate na kami. So, finally, nag-solo ako for ang TV, nag-audition ako. Tapos, nagkaroon ng ang TV. Ilang years din yun hanggang sa matagal din kami sa ang TV, nag-graduate na sa ang TV, binigyan ako ng Ariba-Ariba, yung sarili kong sitcom. Tapos, pero bago rin ako nagsariling sitcom, adami kong sitcom na dinaanan kasi parang training na rin yung ginawa ko. Na, ang mga kasama, yung mga talagang tesi, Miss Tessy Tomas, yung mga talagang magagaling sa adliban. Tapos ako talaga namamangha talaga ako na ang gagaling nila. Tapos, ang manager ko that time, yung dad ko, ako kasi... takot na takot kasi ako na, kaming magkakapatid, takot kami na hindi sundin yung sinasabi ng dad namin or ng parents namin. Eh, nung time na yun, daddy ko siya and manager ko siya. So, parang, ang nananaig sa akin, kailangan ko talaga siyang sundin dahil dalawa-dalawa yung rule na ginagampanan niya sa akin. At hindi madali. Kasi, daddy na nga, parang, ang tagas ng ulo namin ng ate ko. Tapos, yung pag-aartista pa na ibang-iba, kasi corporate sila nun eh. Tapos, binitawan nila yon para alagaan ako at gawin namin to. So, yun. Tapos, may mga, hindi ko naiintindihan that time kasi ilang taon lang ako nun at hindi ako nakikilam na, wala talaga akong say kung anong gagawin ko. Basta nag-i-enjoy, ine-enjoy ko kung ano man yung ibigay sa akin at nagkakataon or siguro talagang alam nila ano yung ibibigay sa akin. Swak. Yung accessories, yung tema ng show, ano. Tapos, nung nag-asap ako noon, hinahayaan lang nila ako anong mga daladala ko. Uh-huh. May payong ako maliit. Nag-start kasi sa ang TV na ganun eh, kung ano-ano yung payong kaibigan. Yun. Yung kahit sa asap, nung nag-asap ako noon, basta magkaiba yung eyeshadow ko. Pero feeling ko uso yun. Pero yung, hindi naman, kasi yung ulat, ako lang nakaganon, pero hindi. Itong uso ngayon, magkakaibang kulay. Terno-terno, kung ano yung tela ng damit, tela ng sapatos. Na-meet mo na ba?